Nakita na ang PTV Balita Ngayon. Plano ng Department of Social Welfare and Development na itaas ang halaga ng ayuda sa mga benepisyaryo ng 4P sa susunod na taon. Ayon kay DES, namuli ni Assistant Secretary J.C. Marquez, kinukonsidera kasi nila ang epekto ng inflation. Ang pagbabago sa halaga ng ayuda ay nakabase sa tatalakayin ng mga concerned agency, katuwang ang National Economic and Development Authority, Philippine Statistics Authority, Philippine Institute for Development Studies. Pinaiimbestigahan na ng Department of Labor and Employment ang nangyaring pagsabog sa imbakan ng paputok sa Zamboanga City kung saan 5 ang nasawi. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, inatasan na niya ang DOLE Regional Office upang alamin kung nagkaroon ng paglabag sa occupational and safety standard ng warehouse. Hindi bababa sa 38 ang sugatan sa insidente kung saan nadamay din ang ilang katabing residential at commercial building. Tiniyak naman ng DOLE ang pagibigay ng tulong sa mga manggagawa na pansamantalang nawala ng hanap buhay dahil sa pagsabog. Nanawagan ang mga senador sa PAGCOR na pangalanan ang dating mataas na opisyal na tinangka umanong magbigay ng lisensya sa iligal na POGO. Ayon kay Senate President Jesus Cudero, dapat lang ilantad ng PAGCOR ang pagkakakilanlan ng dating opisyal kung nilabag nito ang batas. Nakatakdang ipatawag ni Senador Risa Ontiveros, si PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco upang mailahad nito ang kanyang nalaman o nalalaman sa pagkakakilanlan ng mga dating opisyal. Binigyang diin ng senador na kahit malantad pa ang pangalan ng dating opisyal, hindi pa rin maitatago ang katotohanan na may mga iligal na gawain na nangyayari sa mga POGO hub. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.